Hi, ako nga pala si Naila. Hindi ito isang kwentong romantiko na nagpapakilig. Pero maaaring sabihin, ito ay isang kwento ng pag-ibig. Ang nanay ko lang ang nagpalaki sa akin. Matagal nang wala ang aking ama. Sobrang mahal ko ang aking inay. Pero tulad ng karamihan sa mga nanay, minsan ay nakakainis din siya. Lagi na lang niyang pinupuna ang mga pagkukulang ko na parang wala na akong ginawang tama. At minsan, napapahiya din sa harap ng mga kaibigan ko. Buti na lang, merong handang makinig at nakakaintindi sa mga pinagdadaanan ko. Mukhang tama si Bianca. Baka palagi din akong inis. Naiinis dahil hindi din ako napagbibigyan. Kaya, naiinis din sa akin ang nanay. Nag-usap ulit kami ni Bianca at meron siyang pinakilala sa akin. Siya daw si Jesus. Ang laki ng pasasalamat ko kay Bianca. Nakilala ko si Jesus at tinanggap bilang Diyos at tagapagligtas. At magmula noon, naranasan ko ang katahimikan na hindi ko pa nararanasan. Sana maramdaman din ito ni Nanay. Minsan ay palihim kong pinagdarasal lang aking ina. Isang araw ay nahuli ako at sobra niya itong kinagalit. Di nagtagal, napansin din niya. Unti-unti na akong nagbabago. Isang araw, habang kami ay nag-aalmusal, nagkaroon ako ng pagkakataon para ikwento si Jesus sa aking inay. Ang sandaling iyon ay hindi ko na pinalagpas upang maintindihan niya na si Jesus ang nagbago sa akin at nagbibigay ng kapayapaan. Tinanong ko siya kung pwede ko siyang ipagdasal. Hindi ko inaasahang papayag siya. Minsan, para baguhin ang puso ng isang tao, dapat magsimula muna sa pagbabago natin. Kung hindi dahil kay Bianca na nagpakilala kay Jesus sa akin, ay baka di ko na nakilala si Jesus. Dahil sabi sa salita niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at nabibigatan, at ako'y magbibigay sa inyo ng kapahingahan. Ngayon, gusto ko rin tulungan ng ibang tao na makilala si Jesus.